kinalulugod po namin ay inyong pakikibahagi sa balatay ng Lucia. Ngayon po ay ika-26 na tiyo sa karaniwang panahon. Pagsitayin po tayo. Oh,
magandang mensahe. Ang maraming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad. At ang iyong laging pinakikita ay pagkakabang. Padaluin mo sa aming walang humpay ang kagandahan noong sa aming inilaan upang sa pagkamit namin. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Ito ang sinasabi ng Panginoong Makapangyarihan. Kahabag-habag kayo ng buhay na maginhawa sa silog. Kahabag-habag kayo na nahihiga sa magagarang ama at nagpapahinga sa malalapad na himlayan habang nagpapakabusog sa masarap na pagkain. Lumilikha pa kayo ng mga awit sa saliw ng mga alta tulad ni David. Sa malalaking mangkok na kayong miinom ng alak at mamahaling pabango ang ipinapahid ninyo sa katawan. Ngunit itinangis na ba ninyo ang darating na pagkawasak ng Israel? Hindi. Kaya nga kayo ang unang ipatatapon. Magigil lahat at magigil na ang inyong mga pagpupigil at pagsaya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you.
Pagbasa mula sa unang aksulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Ikaw na lingkod ng Diyos, ikaw ang pumabuhay sa katuwiran, pag-alala, pananalig, pag-ibig, pag-itiis at kaanuan. Gawin mo ang buong mong makakaya sa pagkikibaka alang-alang sa pananampalataya at kapagtan mo ang buhay na walang hanggan. Kaya magyan ka na tinawag ng Diyos na ipahayag mo sa harapan na maraming saksi ang iyong pananampalataya. Sa ngalan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat ng bagay at sa ngalan ni Cristo Jesus na nagpatutuo sa harapan ni Poncio Pilato. Inuubos ko sa iyo, ang mga pagbibigay ito'y panaginihin mo mag-isa at walang kapitasan hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Sa tatlang panahon, siya ay hahayag ng mapagpalang Diyos ang mga pangyarihang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan, ang nananahan sa liwanag na di matitigan. Hindi siya nakita o makikita niluman. Sa kanya ang karangalan at ang walang hanggang kapangyarihan. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayin po tayo. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, may isang mayamang nagdarapit ng mga hari at saganang-sagan sa pagkain araw-araw. At may isang mga puluting nagnangalang Lazaro. At lahat ng sugat na nakalupasay sa pinto ng mayaman upang mamulot kahit humong nangulog mula sa hapag ng mayaman. At doon nilalapitan siya ng aso at dinihilaan ang kanyang mga sugat na magayang puluri at dinala ng mga anghel sa pili ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilipin. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa haris, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham kapiling si Lazaro at sumilo siya. Utusan niyo si Lazaro na isausaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamihin sa aking dila sapagkat naging hirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, anak, alalahanin mong nagpasa sa kasabuhay sa ibabaw ng lupa at si Lazaro ay nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayon ay inaalis siya rito samantalang ikaw naman ay nagdurusa. Higit sa lahat,
inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga nalini ay hindi makapalayan at ang mga nalini ay hindi makapalayan. At sinabi ng mayaman, kung gawin po ang mga Abraham, ipinamamali ko sa inyong papuntahin si Lazarus sa bahay na aking ama sapagat ako'y may limang kapatid na lalaki. Paparoonin na niyo siya upang mabalaan sila at ang hindi sila huwantong sa dahil ito ng paglulusa. Ngunit sinabi sa kanila Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ngayon, hindi po sapat ang mga yun, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na huwag na buhay, tatalikta nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanila Abraham, kung ayaw niyang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muli na buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesu Kristo. Pagsinupo tayo. Noong hindi pa Santo Papa si Pope Francis, siya ay Vicar General Palamangor sa Buenos Aires. Meron isang namatay na pari, matanda, si Father Aristi. Ang pari nito ay kilala. Matandang pari na pinipilahan. A confessor. Nakikinig ng kumpisa ng napakamaling tao. Hindi lamang basta ng mga laiko, kundi ng mga kapalian ng Buenos Aires. Pero nung nabubuhay pa, the same Pope John Paul II, dalawang beses ang nangungisa kay Father Aristi. Kilalang-kilal siya na mahabagin na pahit. Easter morning, namatay si Father Aristi. Early morning of Easter, dumalaw si Pope Francis. Nasa malaking bahay sa simbahan, sa baba, sa crypt. Doon nakapurol. Pagdating niya doon, namanga si Pope Francis. Dalawang nakatahan dalang na doon. Ubo-ubo. Wala ng ibang tao. At nung nilalitan ng kabaw, ni isang mulaklak, wala. Pope Francis, who was then the Vicar General, told himself, ano nangyari? Si Father Aristi ang nakinig sa ating taong mga kasalanan. Kinasangkapan ng Diyos na mga layo para sa mga layo at lahat ng mga kapayanan. Pero ni isang mulaklak, wala. And so he went out of the crypt to went out of the church. Sa Buenos Aires, parang bawat kanto may tindahan ng ulata. So he bought flowers, he bought roses. Nang makawin siya, dali-dali siyang bumalik at inilagay niya. Siya pang natayos ng mga ulata doon sa kabahang. And then he noticed the rosary. Yung rosaryo na hawak-hawak ni Father Aristi. Ang sabi ni Pope Francis, oh, there's always a thief in us. Talagang may tukso sa atin na kumuha na hindi natin. Ang ginawa niya, kinuha niya yung krus sa rosaryo. Pero nagpaalam siya sa patay ni Father Aristi. Napakaganda na sinabi niya. Pagkatutod niya, iginulong niya kay Father Aristi. Father Aristi, I think I'm taking this cross. And I will
Lord's way. And I'm asking you, please give me half of your mercy. Kupunin ko ang kusay ko. Ibigin mo sa akin kahit kalahati na yumabag. Let that be your own prayer this morning. Oh God, please, not even half of your own mercy, but please, give us now, who are here, a portion of your own mercy. Give us even just one degree of mercy. One degree of mercy for us to be merciful. Give us one degree of mercy. Kasi napakahirap minsan, napakagandang pakinggan na maging mahabagin, pero napakahirap maging mahabagin kahit na sa mga Lazaro na kasama natin sa kamakailan o sa loob ng tahanan. Give us, Lord, a portion of your own mercy for us to be merciful. Give us, Lord, a portion of your own mercy because sometimes it's difficult to love, especially those who are not lovable, especially those whom we dislike. Give us, Lord, a portion of your own love kasi ang hirap-hirap maging mahabagin sa mga tao na kasakit sa amin. Panginoon, lahat ng iyong bigay ay galing sa iyo. Lahat na meron kami ay nagmumula at kaloob mo. Pero minsan, inaari at inaangkin namin ang mga ito. Give us a portion of your own mercy so that we can share what you have given us, ang lahat ng pagpapala kapag hindi ibinabahagi, nawawala. Lord, give us a portion of your own mercy. Give us a portion of your own mercy. Because there are so many, ang dami-dami mga Lazaro sa paligid namin. Give us a portion of your own mercy upang makita namin ang kanilang pangangailangan. Marinig namin, hindi lamang ang kanilang mga salita, kung hindi ang mga hindi masabi sa amin. Give us, Lord, a portion of your own mercy so that when it comes so difficult to love because of people that betray us, who have violated our own trust, who abused our own generosity, I can love them. I can be merciful to them. Not because of my own power, or because of my own generosity, or because of my own mercy, but because of you, reach now through me. Lord, please, a portion of your mercy. Oh.
buhay at tumulong sa nararaya. Patunayan ay natin malasakit sa kanilang kapakanan habang nananalangin tayo, Panginoon, tinggi mo kami. Panginoon, tinggi mo kami. Para sa simbahang paglahat, nawa, manatili siyang pagpagpagpagol ng mahihila, mga inaapi at mga pinagkaitan, sa kabila ng pangalit na italayo sa kanya ng mga kaibigan, makapangyarihan at mayayaman. Manalangin tayo. Panginoon, hindi niya kami. Para sa Sangkupapa, mga obispo, at lahat ng iba pang minunong spiritual, nawa, lagi nilang pagpagpagol ang mga kapatan ng lahat ng inaapi o pinagsasamantalahan ng mga walang pusong individual o institusyon. Manalangin tayo. Panginoon, ibigin mo kami. Para sa mga nagtutulang sa industriyang pandarat, nawa, lagi niyang igalang ang mga karapatan at karangalan ng mga nagdaraga at umiwas sila sa anumang pagsasamantala. Manalangin tayo. Panginoon, ibigin mo kami. Para sa ating mga nagdaraga, nawa, magampanan nila ang kanilang kunduli at maging makatap sa harap ng kapikuan o pangungulila at humamagawa sila ng inspirasyon sa mga pagpapahalagang Pilipino at pananampalatayang Kristiyano. Manalangin tayo. Panginoon, bigyan mo kami. Para sa mga pari, religyoso at halap yung tumutulong sa mga nagdalaga sa buong mundo, nawa di sila magsawa sa paglilipot nila at sila ibiyayaan sa kanilang gawain. Manalangin tayo. Panginoon, hindi niyo kami. Para sa lahat ng lapyo, habang itinitiwang natin ang tulo ng mga lapyo, nawa, maunawaan natin ang ating kahalagahan sa pagtataguyod ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, hindi niyo kami. Tahimik natin ipanalangin ng ating mga kasarili na hinihan. Manalangin tayo. Panginoon, ang anong mahihirap at tagapagtanggol ng mga nagdadalamahati at nalulubay. Tunay mong mag-iiliwag na ang mandarata na inubing kanan ngayon. Tulungan mo sila at ang kanilang pamilya at panitiliin silang tapat sa isa't isa. Sa kabila ng kanilang pagkakalagay, ang pagkakalagay mo sila buhay, isinasangalan mo sa mali ng Jesus na aming Panginoon. Amen. Pagsiupo po tayo. Thank you.
ng dunia, lubi mong kaluhuan ng aming pag-alundok at itinawain siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa aming umaapos sa pangalan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hangad. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Sa Diyos sa inyong puso at diwa. Masalamatan natin ang Panginoon at Diyos. Salamat siya ay kasalamat. Awan namin makapangalian. Tunay ang marapat ni kawal aming masalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang matuwang mo at kami. Inuwang lahat at umitiran ay iyong likain. Siya ay sinuko mo para kami sa bibig palayain. Kaya siya ay inalihan ang mga nabitin na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inamin niya sundin ang loob mo at kamuti ang sambay ng balay para sa iyo. Pinagbisan niya iunan sa krus ang kanyang kamay upang mabukas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kay sana ang anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang gumpay sa kalangitan, kami ang bumuli sa iyo na kakilaan. Isang pusang loob na maging handog, hinawakan niyo tinapay, pinasalaman niyo kanya, pinaghatiyari niya yun, iniyagot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggap niyo ang lahat ko at kanin niyo ang ilatawan, niyo ihahandog para sa iyo. Hindi naman, nung matapos sa pagkunan, pinawakan niya ang kalis muli kanyang pinasalamatan. Inyawad niya ang kalis sa kanyang mga lagay at sinabi, tanggap niyo lahat ito at inin. Ito ang kalis na aking dugo at bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, tuloy niyo sa pag-alala. Ipapunilad ng misteryo ng pananampalataya. Kaya iniaalay namin sa iyo ang inapay na nagbibigay buhay ng kalis na nagkakalaw ng kaligtasan. Kami ang pakasalam dahil kami yung narapat ito kayo sa harap mo para makikod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo na mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malinaw ng simbahan na dahil sa Bumebi, puspusin namin sa pagkibig. Kay San Francisco naming patuloy, Antonio ang obispo at ang ganang kapalian. Alalahan mo rin ang mga kapatid natin na hinilay na may pag-asang sila yung muling mabubuhay ng hindi na ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila pagkiliin sa iyong kalulagan, kaawaan mo rin na pangkaminahan na makasalo sa iyong buhay o lalakas.
kaysa ng mahal na Birheng Maria ay ang Diyos. Kaysa ng mga apostol at mga kalabanan na namuhay dito sa daigdig ng kanugod-lugod sa iyo, ay pag-iwan-wan namin ang pagpupuri sa karamihan mo sa pamamagitan ng anak na ang Panginoong Jesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at pagpupuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasabalanan. Oh,
tayo. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nakaalis ng kasalanan ng salita. Kumalat ang mga inaanyayahan sa kanyang hindi. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na mapatulong sa tuloy sa iyo, kundi sa isang salita mo lamang ang gagawin na ako.
tayo po tayo. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang aming banalin na pakikinabang ay magdulot-nawa ang kagalingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kaliwanagian ng aming nilalakuhan sa tiniis na kamatay na aming ngayon ipinakahayag sa tiyanap na pagdaliwang sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Pasiluhod po tayo at aking nasalim ang panalangin para sa huli ng awa. Panginoong Jesucristo, tinuruan mo kami maging mawain tulad ng Ama sa langit. At binika na sino mang nakakikita sa iyo ay nakakikita rin sa Kanya. Ipakita mo sa amin ang iyong buha at kami ay maliligtas. Ang iyong masigdahing pagtingin ang nagpalaya kay Zaccheo at Mateo sa pagtutumod sa salapi. Sa pabahay ng Alunya at kay Magdalena, sa paghangat ng ligaya sa mga bagay na makalupa lamang, ang nagpatangis kay Pedro patapos ng kanyang pagkakanulo at nagdala ng pangako ng paraiso sa magnanakaw na nagsisisi. Itulot mo marunin namin na tila ba sinasabi mo sa amin ang mga salitang binigkas mo sa babae sa Maritana. Kumbatid mo lamang ang kaloob ng Diyos. Ikaw ang hayag ng mukha ng Amang hindi nakikita, ng Diyos na nagpapamaras ng Kanyang kapangyarihan. Higit sa lahat, sa pagpapatawad at haba, itulog mo ang iyong simbahan ay maging hayag ng mukha ko sa daigdig, na ikaw ang Panginoon muli ng buhay at luwalhati. Niloob mo ang iyong mga tagapaglingkod ay mabalot rin ang kahinaan upang magdalang habag sa mga mangmang at nagkakamali. Nawa ang lahat ng dalapit sa kanila ay madama ang pagsuyo, pagmamahal at pagpapatawad ng Diyos. Isugo mo ang iyong Espiritu at italaga ang bawat isa sa amin sa pagpapadaloy ng labis ng pagkirang upang ang bineyo ng awa ay maging isang taon ng biyaya mula sa Panginoon at iyong simbahan ay makapagkatid ng mabuting balita sa manihirap na may bagong sigla, magpahayag ng paglaya sa mga bihag at tinapi at magpanubalik ng palinis sa mga ulap. Inihiling namin ito sa iyo, Panginoon Jesus, sa tulong ng panalangin ni Maria na nakawag. Ikaw ang nalabubuhay at nagkakalag, kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Pinatawagan po namin si Sister Beth para sa kanyang meeting. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kami po ang mga madre ng Religious of the Divine Word mula sa Diocese ng Malolos, Bulacan. Ang apostolado po ng aming kongregasyon ay ang apostolado ng Biblia. Ito ay sa pagbibigay ng Basic Bible Seminar, Bible Youth Camp, Bible for the Children, at iba pa na may kaugnayan sa salita ng Diyos. Narito po kami ngayon sa inyong harapan para humantok sa inyong mabubuting puso para sa pagpapatuloy ng pagpapagawa ng aming formation house sa Doña Remedios Trinidad, Bulacan. Ano man po ang inyong maibibigay na tulong, ito po ay lubos namin nasasalamatan at makakaasa po kayo sa aming mga munting panalangin. At ang paghingi po namin ng tulong na ito ay sa kapahintulutan ng ating mahal na Cardinal Chilo Tagde at ng pura paroko na si Father Larry Papa po, kasama po si Father John
Ano man po ang inyong may tutulong sa amin ay maraming salamat po sa inyong suporta. Nawa po patuloy kayong pagkalain ng ating Panginoon. Salamat po. Magsitayo po tayo. Can we help us? Please be seated. Can we have a second collection for the sisters while the choir can probably sing and what we saw? Life is so impermanent and life is so unpredictable. Do not wait for the time that if you look back, what you will see will always be missed opportunities. No. Never miss the opportunity to do good and to be merciful. Do not accumulate missed chances. Sumayin niyo ang Panginoon. Pagpalaan niyo ng mga kapalain ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Puro sa Panginoon, pumayo po kayong taglay ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.